on the Esmeralda, even though there's a Freya here coming in from SGD Omega. Yung Freya, I think, sagot to sa Johed eh, tsaka sa mga ibang factor itong ano eh, itong Sunspire, kaya nakikita din sila mag-rock sa lineup nila eh. Pero tingnan na natin kung ano ba ano ba mangyayari dito sa game number 1, ladies and gentlemen, between SGD Omega and the Sun Sparks. Ito na yung sinasabi natin, the, well, this is a 1-2-2 dito sa SGD Omega. Yes, 1-2-2, very unusual nga, no? Kasi usually we do here sa MPL nga 1-3-3 1-3-3 1-3-3 1-3-1 usual lineup natin dito, pero roughly siya trying actually to steal that red buff, pero hindi siya nagsasak dito, but Killua siya yun ako po hinag-attack, and Power Nature will connect. That will be the first blood for Team Sunsparks here on the top side naman. Kaya ba tingnan ano nangyayari? Sabi naman yun, pero kita mo naman yung ginawa dito ng Sunspark. Gaya nga nasabi nila, they will go for the 1-2-2 strategy as well, and the early invade to anti-funneling mismo yung ating win dito sa SGD Omega. Even though laban nyo, lugi ka kasi ang mga matake. Pero pagdating sa 5v5 clash, doon na solid, solid. Hindi, yung Preya kasi parang less damage siya eh. Pero pagdating ng late game, doon mo na malalaman na mas okay pala gumamit ng crowd control. Pero Sun Sparks, with the 4-man rotation dito sa may bandang mag-aing the Preya, ladies and gentlemen, that is an easy kill, and they will go for the first tower. Tignan natin kung mababasag ba nila to. And ang ibang miyembro dito ng SGD, yung ating Ding. Nako. Carry ng SGD Omega, eh tamang farm lang sa mga. Yes, tama ka naman niya, tamang farm lang. And right now, makikita naman natin the dominance being showed by Team Sunsparks. And right now, sinusubukan na nga nilang kunin yung first third sa baba. And SGD Omega won't do anything to save this third. Well, sa top day naman ako, heto na yung follow-up natin with a 3-man rotation. No, counter rotation nga kung tawagin natin, the Falling Star Moon will connect na ako, pero mabubuhay lang naman. Din tropa natin, Ken. Alam mo, itong laban na to, sobrang dikit. Palitan lang eh. Mm-hmm. Hindi mo alam kung lamang ba yung Sunspark, kasi usually pag nag-gank ka, pag naka-2 kills ka, lamang ka na kaagad. Kita mo, kakapatay lang ng SGD sa top 8. Ngayon, Sunspark naman yung papatay sa may bandang bottom lane. And Sunsparks, they will get the red out piece of Freya or nan. Very nice transition, ha? Yep. Ganun lang, palitan lang, parang roller coaster lang. Itong line, itong laban natin. Parang nga, GC trying to recall, pero mapag-ilito siyang lumipad na kanya. Mm-hmm. Din na siya doon. Grabe, pare kay. Grabe nga. Pero right now ang lead is on the hands of Team Sunspark, and now they're going to transition into the, I think, this turtle. Mukhang susubukan nilang kunin no, after the Little Wanderer. Hindi yes, na iko. Hindi na iko SGD yung pagong kasi wala pang buffs yung ating team. Kailangan ng purple buffs ng Ling bago sumama sa isang kukulangin siya dun sa stamina. Pero kita mo, Rafflesia siya using the Grok to zone out mismo yung apat na players ng SGD. Grabe, no? Para lang para hindi na talagang makontest ng SGD yung turtle dito sa may bandang baba. And Sunspark ngayon, libreng-libreng makakapag-farm. Siyempre, yung ating carry na si JP. And hit na si Atlas. Pero kita mo naman kung paano mang mama etong si Rafflesia ng Sunspark. Here comes the follow-up. Kaya hinila palapit dito sa parang heat will fall down, pero hindi pa po. What a power of nature. Look at that damage. Sarang naman mapipili na kumuwi yung mga tropa natin from SGD Omega. He's very low on HP. Nako, inhabol ni Rafflesia doon sa likod. Ha, GZ on the middle lane. Walang magawa para tumulong. Instead, he's trying to defend. Nako, pinitawa na lang yung ultimate niya rito. And will engage. Ang unat ni Rafflesia dito. Gaya yung sinabi ni Manjin, low race lang pero galawang high race. Yung sa grabe. SGD Omega, sila yung mga pambato ng barangay sa mga computer. Sila yung may mga contact number dun sa bano, sa bantay. Pero ito, Farza or Haze using his ability para lang ma-clear waves yung mid lane dito. And hindi mabasag din talaga yung first tower, kasi mahalaga yung first tower sa gitna kasi ma-open mismo yung mga nudes area nyo. Which is pwedeng makuha ng Sunsparks yung mga resources. May napansin lang ako, Alberti nga. Tignan mo si Toshia, naka-veteran hunter, and right now, I have never seen him inside the jungle camp. So ngayon, nahihirapan siyang magpapera dito. Look at the gold compared to the hyper carries of Sunsparks. Okay, ano nga, string nga, no? Tapos hindi ka pa makakuha ng mga nudes, paano mo magagamit yung
veteran hunter mo, even the retribution, kasi kinukuha ng ng mga ano eh, nakalaban eh. Oo, kita mo yung farm na 2,400, siya yung pinakamababang farm pagdating sa mga core heroes. Mataas pa nga si ano eh, mas mataas pa nga dito sa Grapple. Ngayon, yung advantage nila dito sa laro, paring Greed, Feather Airstrike, nandito na rin, Blade of Tempest, para dito sa ating lane, mamamatay na si paring Haze dito, beside SGD Omega, samantalang JP still alive, yung ating Rafflesia, pinapakita niya kung gano'ng kakunat dito yung isang Grapple. Sa ating laro. And GZ, gusto niyang kunin eh, gusto niyang makontest itong Serpent buff, pero hindi niya magawa dahil nakaredy mismo si Lugash and Rafflesia dito. And JP, Octobops yung kinuha niya sa game number 1. Grabe, no? Actually, halos lahat ng buff yata dito ay hawak ng Team Sunspark. Kasi kung makikita mo, both the carries dito, which is JP and KLBJ, para sila may red and purple buff. Oo. Yung sobrang laki nga. Sa totoo lang, ito para sa akin lang, ang pinakamahalagang buffs ngayon sa Mobile Legends, the purple buffs. Dahil nagbibigay ito ng cooldown, CD reduction, nandiyan yung mana as well. Mm-hmm. Tsaka meron siyang mana, meron din siyang mana HP. Yep, tsaka may HP regen din yun. Kumpara dun sa red na for ano talaga na, for damage. Mm-hmm. Damaging lang talaga. Pero ito, pero right now, naman po, talaga naman with the falling star moon, sinusubukan nilang i-dive, pero disengage coming from Sunspark. Kasi, dominant na sila eh, on the terms of map control. Ito namang hawak na ng Suns Ultimo, yung jungle camps dito. Wala no. And Omega, and wala na talaga sila makapat. Look at Raph, please siyang ugaro sa kaluna. Kakunat, in-RKO sa loob, pero makakamalabas pa rin. But, Kori, Raja is still alive. Tosh is the one is going to fall down here. He's still on the go as well. Kasi kaya Jimmer hit dito, nai-slow for his timer with connect. Nako po, na-event sa Rapisha, but makakatakas lang naman gamit yung kanyang ibon. Ibang klase ang skill ng low race lang, mga kaibigan. Kiluwash, also Rafflesia, kita mo yung zoning capability ng isang Grak dito. Oo, oh, grabe. Hihirapan si Hit na mahula yung ibang membro ng Sunspark dahil si yung Grak mismo yung nakaharap dun sa mahamay. Nag-try, kinomate na, pinanay niya commit, pero nakakaligtas pa rin. Yung Grak dito, and Kenji will fall down. Grabe na. Ang sakit ng carry! Medyo na ito kaya para sa isang carry. Yup, ang tanong dito eh, paano makakabangon yung SGD kung hindi sila makakuha ng mga farm, umaasa sila dun sa mga clear waves. Eh, ang kailangan talaga nila dito yung mismong purple buffs and the red buffs. Medyo mahihirapan yung SGD dito na makabawi dito sa game number 1. So, ba't laki ng lamang, oh, 10,000 gold lead? Oh, actually, akala ko nga, no, kakayanin ng SGD Omega mag-def, especially with the ultimate dito, nung ating Farsa. Oh, yung ultimate ni Farsa ito kasi mabilis, aasahan natin as a clearing technique ng mga minion, pero hindi nila ma-utilize eh, kasi once na nag-ultimate siya, there is always someone to hunt down. Speaking of hunt down, they are now trying to hunt down Haji, but the ultimate will not connect. Guys, ang ganda ng pagkakatalon dito ni Haji. Yun lang yung ginagawa ko sa play show. Nilalagyan niya lang ng Guardian's Barrier para ma-knockdown dito yung ating lead. And 40 seconds bago lumabas yung ating Lord number 1, SGD ngayon. Kenji, Yabakiras, pampakunan. Pampabawas damage, syempre, doon sa ating carry. Pero Golden Stop with the end. Sobrang sakit ng item. Sobrang sakit, yes. I think going for the Thunderbelt also na rin yung carry natin dito, no? Parang hindi na nga ata siyang mag-ano eh. Oh. Well, immortality. Oo, tama. Pwedeng immortality. Physical damage talaga, no? Para talagang pampunitan. Oo, siguro kasi minti ko pala Grafflesh eh, as up, no? Kaya, dependent siya na mag-physical build na lang. Physical, yan. Tama ka naman doon. Pero ito, feeling ko hinihintay na lang din talaga ng Sunspark yung Lord. Then, na objective. Holy Crystal. Para kay KLBJ. Grabe. Para kay SGD dito. Hindi lang pala si... Hindi lang si JP. Hindi lang si JP. Kay Rafflesia nga... Kay Rafflesia pa nga lang na mamoblema na sila. Yung zone ni Rafflesia. Pag ganyan-ganyan lang niya si Rafflesia. Pero kita mo yung time na... Oh, yeah, no? Team niya. Yung Preya kasi hindi... Wala na eh. Hindi. Wampor. Veteran Hunter. Araw-araw sa baba eh. Okay, naraw-araw. And I think nag-umpisa yung pagiging... Hindi naman... Hindi natin masasabing dead, pero I think gano'n na nga yung nangyari. Nung nawala siya sa laro, simula nung na first bed jumper, speaking of mamatay na, kumpuha, GZ, ultimate.
out, but here comes the ultimate of Farsa. Reed will try to run away as well, the Seraphisan will fall down. Hindi sila live, pero tamang sayo lang dito si LBJ. Gamit yung Esmeralda niya, and there's the record animation galing dito sa Smash Bros. Oh my god, and that's the triple kill, and hindi pa tayo tapos. Menya, flipping a savage! Hindi, naku po, iba talaga ang pantakas nun. Magugulat ako kung mahahabol nila yun. Pero kung tinamaan ng 4 star mo, no, malamang sa malamang, sabi niya. Malamang sa malamang, mamamatay yun yung ating game. Pero I guess Sunspark will get the game number 1. Kung hindi man, it's a miracle if ever na manalo pa yung SGD dito sa larong to. Pero I guess Sunspark, tapusin na nila yung laban dahil nandito na yung ating Lord number 1, yung minion. So, kami minions dito. Paano mo didepensahan yung ganyan karaming creep? And SGD still trying to defend their base. Kita mo naman Feather Earthquake dito ng ating Farza. And Sunsparks will get game number 1. Mm-hmm. So, it is doon pa lang sa Snowball nung carry up.